Patawid galing sa gasolinahan ang pulang motorsiklo na yan sa Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya tumilapo ng motorsiklo kasama ng isa pang motor. Hindi na nahagip ng CCTV pero bago nito sumemplang pala ang pulang motorsiklo at tumama sa isa pang rider. Nasawi ang tumawid na rider at ang angkas ng nakabanggaan nito. Sugatan at nabalian naman ang isa pang rider. Ayon sa mga pulis, hindi lumingon sa kanan at kaliwa ang rider bago tumawid. Isa ang nasawi sa insidente ng pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kaninang hapon. Ang biktima, pinaputukan daw ng sakay ng kotseng nakagitgitan niya. May report si Mark Salazar. Bandang alas 2 ng hapon, ang araruhin ng puting multipurpose vehicle ang ilang motorsiklo sa EDSA Ayala Tunnel southbound. Sa imbestigasyon, nawala ng kontrol ang sasakyan matapos barilin ang driver nito ng isang sakay ng itim na kotseng na kagitgitan niya. Mapunta na sila malapit dito sa may tunnel. Biglang nagpaputok po itong mga tao na nakasakay sa itim na Mercedes-Benz. Natamaan po yung likod ng right side nitong Innova White. Tamaan yung likod niya at iyon po yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Tinatayang nasa 40 hanggang 50 years old ang nasawing driver. Tumakas ang gunman. May kasamang babae at bata ang driver. Nakita ko si ate, hawak-hawak niya si baby, humihingi ng tulong. Di pa ako nakakalapit kay ate, binangga na po kami nung Innova na yan. Tapos nakita ko po yung Innova na mayroon pong sakay na may tama na po. Hindi ko po alam kung saan po yung tama niya. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril. Inabot naman ng mahigit 10 kilometro ang trapiko mula Ayala hanggang Santolan dahil kailangan pang iproseso ang crime scene. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Bohol Governor Aris Aumentado at 68 pang opisyal ng lalawigan. Kaugnay yan sa kontrobersyal na Captain's Peak Resort na itinayo sa Chocolate Hills. Kasama sa mga nasuspinde ang ilang regional directors, department heads, mayor at mga punong barangay. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, sinabi ng ombudsman na ang suspensyon ay para bigyang daan ang investigasyon at matiyak na walang magagalaw sa mga dokumento at ebidensya. Iginiit naman ng legal officer at spokesperson ni Aumentado na wala silang kaugnayan sa itinayong resort. Wala pang pahayag ang iba pang pinatawan ng suspensyon. Nasawi ang isang senior citizen matapos pumailalim sa nakabangga sa kanyang armored van sa Quezon City. Nahuli cam sa CCTV kung paano nahagip ng sasakyan ang matandang sakay ng bisikleta. Base sa investigasyon, nakaladkad pa siya ng 5 metro. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang biktima. Napahinto lang daw siya nang senyasyan siya ng isang empleyado sa gasolinahan. Sasampahan siya ng nilagdaan sa unang araw ng 2-day state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei ang ilang kasunduan para sa kooperasyon ng Pilipinas at Brunei sa iba't ibang sektor. Nakipagkita rin ang Pangulo sa mga Pilipino roon. Live mula sa Brunei, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Maki, sa unang state visit nga ni Pangulong Marcos dito sa Brunei ay tumutok ang kanyang bilateral meeting kasama itong si Sultan Hassan Al-Bolkiah sa pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Brunei kaugnay sa turismo, agrikultura at ekonomiya. Ang 40 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Brunei lalong pinatatag sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei. Sa pangunguna ni na Pangulong Marcos at Sultan Hassan Al-Bolkiah ng Brunei, nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding para patibayin ang kooperasyon sa turismo. May MOU rin para sa maritime cooperation at pagkilala sa standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, pati ang letter of intent kaugnay sa kooperasyon sa agrikultura. Ginanap yan sa Istana Nurul Iman o Palace of the Light of Faith, ang official residence ng Sultan at seat of government ng Brunei. Doon din isinagawa ang bilateral meeting kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa pagtulong ng Brunei sa Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic at mga kalamidad. Kasunod niyan,
Nakipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Brunei. Pinuri ng Pangulo ang kanilang galing. Nasa 1.6 billion pesos ang kanilang remittance sa Pilipinas noong nakaraang taon, batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibinida rin doon ng Pangulo ang patuloy na investment sa infrastructure, kabilang na ang pagsasaayos ng paliparan ng NAIA. Noong nakaraang 2023, nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. Yung airport natin, napabayaan na ng husto. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may mahigit 25,000 na Filipino sa Brunei. Sabi ng ilang Pilipinong dumalo sa pagtitipon kasama ang Pangulo, maganda ang kalagayan nila sa Brunei dahil bukod sa magandang sahod, tahimik daw ang buhay nila. Nakaipon dito. Hindi basta makakabili ng mga inumin, bawal, walang mga nightlife. Kamusta ang sweldo? Mas mataas. Ano, doble, ganyan? More than. Maki, ngayong gabi ay dumalo ang Pangulo at ang First Lady sa state banquet doon sa Palasyo ng Sultan ng Brunei. At bukas naman ay magkakaroon siya ng pulong sa mga business leaders ng Brunei bago siya tumulak papatungo naman sa Singapore para lumahok sa Shangri-La Dialogue. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Brunei. Maki? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ipinalilipat ng Korte Suprema sa Korte sa Quezon City ang dalawang criminal case na isinampa laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Korte sa Davao City. Ito ang mga kasong child abuse at sexual abuse. Paliwanag ng SC, kilalang religious leader si Quiboloy na may impluensya sa Davao kaya iniiwasang makaapekto ito sa mga pagdinig sa kaso. May public interest din daw ang mga kaso ni Quiboloy. Binigyan ng 3 araw ang Davao City Regional Trial Court Branch 12 para ilipat ang mga kaso ni Quiboloy. Wala pang pahayag kaugnay rito ang kampo ni Quiboloy dahil hindi pa raw nila nababasa ang utos ng Korte Suprema. Presyo ng mga gulay Tagalog tumaas kasunod ng pananalasa ng bagyong Aghon. Nagmahal naman ang farm gate price ng baboy dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever. Dialysis package na sagot ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 2,600 pesos kada session, pinag-aaralang doble hit. Sakaling aprubahan ng PhilHealth Board ang pagtataas sa dialysis package, ang mga rehistrado sa National Kidney and Transplant Institute ang pwedeng mag-avail. Ilang alagang kalabaw at baka sa Aklan nangayayat na dahil sa epekto ng El Nino. Karamihan kasi ng mga lupa roon natutuyo na kaya walang makaing damo ang mga hayo. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabay-sabay na idinaos ang flag ceremony sa buong bansa bilang pagdiriwang ng National Flag Day. Sa Rizal Park sa Maynila, itinaas ang watawat ng Pilipinas sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinangunahan naman ng National Historical Commission of the Philippines ang panunumpa ng katapatan sa watawat. Nagkaroon din ng salute to a clean flag manifesto, storytelling at tour tungkol sa buhay ng bayaning si Dr. Jose Rizal. Queen of Tears star Kim Ji-won, first time bibisita sa Pilipinas para ma-meet ang Pinoy fans sa Agosto. International singer-songwriter na si Lay Vey, magko-concert sa bansa bukas at sa Sabado. Game pang sumubok ng Pinoy delicacies. And you guys have the best mango. Itigil ang kasal! Pag-iisang dibdib ng mga karakter ni Ara San Agustin at Mateo Guidicelli sa Black Rider, magiging madugo. Literal na madugo talaga. So, ayun. Parang ano siya eh, emotional roller coaster tong eksena na. It's very challenging because we had different elements, you know? But everything was pulled off really well. Pamilya ng veteran actress na si Eva Darren, tinanggap ang sorry ng Tamas kaugnay ng hindi pagtawag sa kanya bilang presenter ng Special Citations Award sa kabila ng imbitasyon.
Matapos amunong hindi mahanap ang aktres. Sa panibagong post ng anak ng aktres, sinabi niyang mataas ang pagtingin nila sa PAMAS kaya hindi nila inaasahang ganito ang mangyayari. Nakaupo raw ang ina sa harap at gitna malapit sa stage. Payo niya sa susunod na PAMAS Awards, stick to the script. Magsuot din daw ng eyeglasses ang lahat ng in-charge dito. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matamis na sorpresa sa mga magulang ang pagpasa sa licensure examination for teachers ng isang anak. Pero nabahira ng comedy dahil hindi agad na-gets ng parents. Pusuan yan sa report ni Jonathan Andan. Happy birthday, Papa! Ito ang LPT na sorpresa. As in, malupit na paraan ni Jake Navarro Rodriguez para sabihin ang kanyang achievement. Idinaan sa cake na may nakasulat na LPT na ako. LPT. Clueless ang kanyang mga magulang. Ngayon, lapit na ako. Pero talagang malapit na sa matagumpay na buhay dahil itong si Jake. Ikaw umiiyak. Namas ka rin. Bakit anak ko? Isa ng lisensyadong guro matapos makapasa sa licensure examination for teachers. Double celebration pa nga dahil birthday rin ng kanyang ama. Matapos naman ang apat na beses na pagsubok para maging professional teacher, pasado na sa March 2024 exam ang 50 anyos na barberong si Eduardo Lacerna. Balaam naman kung anong sakripisyo pag-ara ka na sa field na. Lesson plan, pulaw, lecture, ugtas, di ba? Pero tungkol sa happiness, kag-vocation mo. Pero ito ang hindi kwentong barbero. 13 taon bago siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nambalan ako na gani damo-damo kurso. Paliyo-liyo. Okay lang ang mga masakit ng nambal nila. Pero wala sila kayong sindi kung anong deep inside mo, ma'am. Gusto mo makatapos nila. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.